Hello guys, so great afternoon to everyone. It's me, Teki, again. So, ngayon, wala tayong masyadong magawa dahil MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. So, ngayon, dahil mainit at malinsangan, I decided to take my second bath. Actually, naligo na ako kanina umaga, so ngayon may ligo ulit ako kasi malinsangan talaga and pinawisan ako. O tsaka, ano iba yung feeling ng lalagkit ka. O ganun. Hindi tulad ng mainit lang, tapos hindi malinsangan, hindi malagkit. So kahit hindi ka maligo. Pero kasi pinawisan na ako ng maraming beses, and so I decided to take a bath again. So balikan ko kayo guys after ko maligo, okay? So mamaya na, bye-bye. So there you go guys. Ayan, katatapos ko ng maligo and messy pa yung hair. So mag-aayos muna ako. And kahit pa paano nabawasan yung init tapos yung alinsangan na nararamdaman ko. So yun guys, balik ako kayo ulit ha. Bihis muna ako. So ayan guys, nakabihis na tayo. And yung buko talaga ganyan guys kasi pahaba na siya. Ang actually, ang hati niyan dito yung side na yan. Pero hinati ko siya dito kasi kapag dito, sobrang flat yung buhok ko. So kaya hinati ko siya dito sa may kanan tapos sa kaliwa na. Kaya kung mapapansin nyo, yung buhok ko, para siyang wavy na. Kasi nga, yung hati nga talagang dito, original yan. So, hinati ko siya dito sa may side na to, sa may kanan. Kaya naging parang wavy siya. So, pag umahaba yung buhok ko guys, ganyan yung nangyayari. So, ngayon, dahil MECQ, medyo mahirap yung buhay. Mas lalong humirap pa lalo. Dahil MECQ na. So, compared dun sa bago mag-MECQ, kahit pa paano. Pero ngayon, masalang humirap and ayun, sobrang limitado talaga yung mga oras na paglabas and yung pwede na lumabas, yung mayroong mga quarantine pass. So, wala tayong magagawa, kundi palipasin. So, from August 4 to August 18 na, I'm not sure about it, pero kasi may sabi na August 14 or August 18. Pero alam ko hanggang August 18 yun. Sabi naman ng kapatid ko hanggang August 14, so never mind. So, yun guys. Yun. So, meron tayong 2 weeks na Modified Enhanced Community Quarantine. And, nakalimutan ko pala sabihin guys na hindi ako maputi, okay? Because nakatapat lang kasi ako sa ilaw na nandito sa may tuktok. Gusto niyo makita? Ayan yung ilaw guys. So, dyan ako nakatapat. LED light kasi siya. So, masyado siyang maliwanag. 5 watts, I think. Ayan. So, kaya kung mapapansin nyo, eh, maputi akong tingnan, pero hindi ako maputi, kaya manggi ako. Oh, medyo nag-lighten lang yung skin ko, pero hindi sobrang puti. Yun, as in, brown pa rin ako, parang something yellowish siya. Dito kasi, natural, alam nyo naman yung, ano, yung camera ng cellphone, eh, meron niyang filter, and tapos meron siyang beauty effect. So, kaya, kaya yung output dyan, akala mo napakaputi yun. Pero, ano siya, yung brown na parang yellowish yung kulay niya. So, ganun yung kulay ko. Hindi ako talaga maputi. So, hello guys. Ayun. So, meron akong sasabihin sa inyo at sobrang naiinis ako. Ito nga yung nangyari kaninang umaga. Hindi ko lang nasabi kanina. So, kaninang umaga kasi, may signal pa yung phone ko. Nakagawa pa ako ng outgoing call. Then, nangyari na naman to. Pangatlong beses na to. Yung mobile data ko, hindi ako makapag-mobile data. So, hindi ako makareceive. So, wala akong packets na receive na data. So, ngayon, kapag hindi ka makareceive ng packets of data, hindi ka rin makakapag-transact gamit yung Paymaya. So, kasi yung cellphone number ko na bago, na 5G na siya, yung SIM card ko, yun yung ginamit ko at ipinalit ko doon sa may Paymaya account ko. So, dahil wala yun, hindi ako makapag-transact. Then, hindi rin ako makakamit sa internet. So, ngayon, dala kasi ng mama ko yung luma kong SIM card. So, nung umuwi siya, isinaksak ko, gumana. Yun nga lang, yung problema, yung account number kasi guys, ng luma kong SIM card, pinalitan ko na ng bago. So, yung bago na nasira, na nawawalan palagi ng mobile data, hindi makagawa ng outgoing calls, yun yung may problema. And then, yun yung naka-register dun sa may Paymaya ko. So, ngayon, ang kailangan kong gawin, kailangan ko na namang ipalit yung luma kong cellphone number doon sa may Paymaya account ko. So, kailangan ko siya ibalik lang ulit. Yun nga lang, mag-request na naman ulit ako. Tatawag na naman ako sa
sa customer service ng Smart and super hassle kasi kailangan mo pang gumawa ng letter of authorization na ikaw yung authorized para mapalitan yung number, yung account number mo dun sa may paymaya mo. Kailangan yun and kailangan mag-xerox ulit ng valid ID. One valid ID attach mo dun sa may authorization letter mo. So ngayon, maghihintay ka ng I think mga 2 business days yun. So kasi hassle din eh. Medyo hassle pero no choice ako eh. Kailangan ko talaga siyang gawin dahil meron kasing magsisend sa akin sa Paymaya bukas. So may transaction ako bukas. Kailangan kong ma-fix agad yun. As soon as possible. Ayun guys. At dahil nangyari to, sobrang nangihinaya ako kanina kasi nga yun nga sabi ko, meron nga akong transaction sana. So talagang sobrang nangihinaya ako. And sana bukas kapag ka nag-send sila, maging maayos na and ma-fix yung ano ko, yung Paymaya account ko. Grabe. Na ano eh, wrong timing. Wrong timing talaga. Promise. Wrong timing kasi, ano eh, alam mo yung pera na. Pera na, diba? Pera na naging bato pa. Yun yung wrong timing. Na sana magkakaroon ako ng transaction, another transaction ulit. Pang lima. Kung susumahin, pang lima. Ngayong quarantine. So kasi kailan naman ulit ako nagsimula and binalik ko kasi siya. Kasi nga, kinakailangan. So yun. Wala lang, sobrang nanghihinaya ako kasi anak yun. Yung pera na, tapos yung bato pa. Inulit ko na naman. Pero talagang super nanghihinaya. Kung kayo, katulad ko, meron din business. Talagang manghihinayang kayo. Especially sa mga ganyang electronic transaction. Sobra nakakapanghinayang. So, yun ngayon guys. Nandito na ako sa taas. Umakyat na ako. Nagsara na kami ng tindahan. And matutulog na rin. Sa bukas. Then yun. Kailangan na naman natin uling gumising bukas ng aga. And then, yun nga yung transaction natin. Yun yung trabaho. So, ganun lang naman. Paikot-ikot lang naman yung ginagawa natin. Pero kasi, yung mga times na dapat nakakapag-transact ka, sobrang nakakapanghinayang. So, dito ko na natapusin yung vlog ko guys. Don't forget to click subscribe on my channel, Techie Diaries, and also to my Facebook page, Techie Diaries, and to all my social media accounts. Nandiyan nakasulat sa item description box sa baba. Just follow me there, and that's all. Good luck. Thank you. Bye-bye.